makikita nyo guys, ay yung mga paninda. Nasa gilid na yung mga paninda ngayon. Medyo madumi pa rin kahit pa paano, pero syempre nalinis na yung ibang mga paninda dito sa gilid. Actually before nung pumunta kayong Baclaran, ito yung nandito yung mga paninda before. Dito sa lugar na to, sa nilalakaran natin, ito yung lugar noon kung saan nakatayo yung mga paninda. So ngayon nandito sila kayo sa gilid, ayun na sila. Ayun na sila guys. Just my point of view. That's just my point of view. Yeah. What's up sa mga magaganda at pogi nating manonood dyan? So today guys, tayo ng Baclaran dahil titingnan natin yung ginagawang pagpapaganda ng ating bagong mayor. So ito, feature natin yung ginagawa ni mayor sa kanyang sinasakupan. At ngayon nga, nabalitaan ko, maganda na nga daw yung ginagawa niya sa Baclaran, kung ano na nga ba ang lagay ng Baclaran ngayon. But before that guys, please subscribe to my channel, like this video, comment down below. Medyo alas dos na rin ang hapon. Magkukumit lang tayo guys, magkukumit lang tayo papunta ng Baclaran. Yeah, see ya guys, see ya in Baclaran. Time, or remember tonight, I found something in each other. Running by the roadside, wait up for me, I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open, now we don't have to control it. Put it all out in the open. Hi. Hello. Sobrang luwag na talaga ng Baclaran ngayon at hindi na talaga kagaya ng dati na sobra ang siksikan. Pero tingnan nyo naman ngayon guys, malaya nang nakakapaglakad ang mga taong gustong mamili dito sa Baclaran Market. At kitang kita ko talaga sa mga mata at mukha ng mga mamimili na masaya at nagugulat dahil nga sa nangyari sa Baclaran Market. At makikita ding malayang nakakapaglaro at nakakakilos ang mga bata. Hindi na rin nakikipagbusinahan ang mga motorista dahil malaya na rin silang nakakapagmaneho ng tuloy-tuloy at walang abala na baka may masaging taong naglalakad at hindi na nakikipagbalyahan sa mga mamimili. Nasa gilid na talaga nilagay ang mga paninda at may mga sari-sariling stall na ang iba. Pero may mga vendors pa din doon na nagtitinda. Minsan nga daw ay tinataboy sila ng mga bantay doon para maiwasan ang pagtitinda sa kalsada. Kaya minsan hindi pa rin maiwasan ang kawalan ng disiplina ng mga tao dahil may mga kalat pa rin tayo makikita na minsan nga ay nagkukos ng baha sa ibang bahagi ng Baclaran Market. Habang nag-video ako guys, may mga vendors na may gustong iparating sa ating Pangulo at sa kanilang mayor na si Mayor Edwin Olivares na ang hiling nila ay mabigyan sila ng maayos na pwesto at ito nga ang kanilang mga hiling. Wala na tayong karapatang mabuhay, ganun. Parang sinabi nila talagang gugutumin yung may hirap. Dapat yung bendo inaayos para hindi kami nagkakalat. Ayusin, kasi pag ganito ka, hindi nyo inaayos ang bendo, lalo nang magkakagulo, lalo magkawatak-watak. Susunod naman kami, di ba? Kasi siyempre kayo nasa taas, kayo nasa posisyon. Hindi kami magagawang maligay. Tama lang na ayos ka. Diba? Tama. Ganun lang yun. Pagod na kami dito!
Kailangan na namin makatinda ng maayos. Duterte. Sana pinapaaral ko pamangkin. Pinapaaral ko po yung pamangkin ko. Ilang po yung nag-aaral kasi wala nang nanay. Kailangan po sana po maibalik na yung bakleta. Maawa naman po sila. Maawa na kayo. Napakatagal na to. Siguro mga 20 years na to. Ito? Oo, 20 years na. Sana maayos ano? Walang alam po magagawa. Kailangan talaga kumain araw-araw. Kahirapan pa rin yung term. Apektado yung mga bata eh. Hindi, ito. Ano masasabi niyo dito sa lugar na to? Sa pagpapaayos. Kawawa nga kami yung mga mahihirap. Kawawa kami yung mga mahihirap. Ang apektado dito pare, yung mga ano mga bata. Hindi lang kami, hindi makapag-aral yung mga bata. Wala kaming kita eh. Hindi makakain. Makapag-aral buhay na ngayon. Oo, hindi nga eh. Alas di ka kami makatulog. Iniisip namin, uhulin yung palinda namin eh. Paano naman yung mga nanguli? Paano yung hanap buhay namin? Sige. Ano nakakain nyo namin ito? Nagpula naman kami. Dapat kayo itigil na. Asan yung mga uli ba yan? Ano? Yan. Ang mga naka-green. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Kakarating lang natin sa ating tahanan. So, recap lang tayo guys sa mga nangyari sa Baclaran. Well, actually, maganda na yung Baclaran talaga. Sobrang linis na at maayos ng lugar. Meron pa rin naman tayo nakikitang mga dumi, pero hindi naman maiwasan yun dahil nga maraming tao, maraming namimili. At yung mga tindahan, nasa gilid na talaga siya ng daanan at wala na siya sa gitna. Merong may against sa ginawa ng ating mayor at meron din namang mga positive din ang mga thinking sa ginawa ng ating mayor. Well, pasalamat pa rin tayo dahil nga eh, nalinis ng Baclaran naging organized na din ang mga namimili. Meron pa rin mga nagtitinda na mga vendors na nasa gilid at yun nga, hindi rin maiwasan na syempre para maghanap buhay at mabuhay ang pamilya. Yun yung mga hinuhuli din. May mga hinuhuli pa rin na mga vendors na nagbibinta pa rin sa gilid. So ayun mga kabubsi, just don't forget to subscribe our channel, like this video, comment down below. So see you on our next vlog. See ya.